sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Pagsasagawa ng massive vaccination sa halip na no vaccination, no ride policy isinusulong ng ilang mambabatas. Philippine National Police wala nang mapaglagyan ng mga pulis sa National Headquarters na dapat i-quarantine dahil sa punoang isolation facility sa Camp Crame. Employers Confederation of the Philippines nanawagan sa pamahalaan at tulungan ang maliliit na negosyong may mga COVID-19 positive na empleyado. At COMELEC naglunsad ng e-rally page para sa online campaigning. Website at social media accounts ng kandidato dapat irehistro ngayong Enero. Ilan sa mga mambabatas ay tutol sa polisiya ng pamahalaan na no vaccine, no ride. Sa halip, ipinanawagan ng mga kongresista na magsagawa na lamang ng malawakang pagbabakuna sa mga Pilipino para maproteksyonan laban sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nel Maribuhok na nasa linya ng ating komunikasyon. Yes, Nel, ano ang dahilan ng ilang mambabatas kung bakit tutol sila dito sa pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy? Yes, Joanne, ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, labag ang polisiyang ito sa umiiral na batas. Particular na tinukoy ng mambabatas ang Republic Act No. 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 kung saan nakasaad na hindi maaaring gamitin ang vaccination certificates bilang requirement para maka-avail ng isang tao ng isang government services tulad ng sa LRT, MRT at EDSA Carousel. Dagdag ni Salceda, dapat matiyak muna na may sapat na bakuna para sa lahat bago magpatupad ng ganitong klaseng restriksyon. Kailangan niya ng agresibong kampanya sa pagbabakuna sa pamamagitan ng paglalaan ng transportasyon at pagbibigay ng insentibo sa mga mahihirap na komunidad. Malawak ang pagbabakuna rin ang panawagan ni San Jose del Monte City Representative Florida Robes. Ayon sa kanya, kailangan muli ng isa pang massive vaccination drive gaya noong nakaraang taon na naglaan ng 3 araw para matarget ang 9 million na dapat mabakunahan. Samantala, inihain naman sa Kamara ang panibagong resolusyon na humikayat sa kinaukulang komite na imbestigahan ang umano'y hacking incident sa Commission on Elections. Ito na ang ikalawang resolusyon na inihain sa Kamara ukol sa usapin sa poll body. Sa susunod na linggo ay magbabalik sesyon na ang Kongreso at inaasahan na agad itong mairi-refer sa kinaukulang komite ng Kamara. Yan muna ang ating update, Joanne. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal. Tinitingnan na ng Department of Health kung papaano mas mapapababa ang presyo ng RT-PCR test. Sa gitna ito ng mga reklamo sa mahal nitong presyo at sa gitna ng lumulobong COVID-19 cases sa bansa at dumaraming nagpapatest. Noong Setyembre, sinabi ng DOH na dapat naglalaro lamang sa 2,000 hanggang 3,000 piso ang presyo ng RT-PCR test sa mga pampubliko at pribadong laboratorio. Mula ito sa dating 13,000 hanggang 5,000 piso. Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, pag-aaralan ng kagawaran kung papaano mas mapapababa pa ang presyo upang hindi gaanong mabigatan ang mga Pilipino. Hindi dapat humantong sa paglabag sa privacy ng isang individual ang paghingi ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng listahan ng unvaccinated residents ayon sa Commission on Elections o Commission on Higher or Commission on Human Rights. Bukod dito, hindi rin dapat ito makapigil sa pag-access ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo ng mga tao. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosalie Cots. Nagbabala ang Commission on Human Rights matapos na maglabas ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga barangay na magsumite ng listahan ng mga hindi pa bakunadong residente kontra COVID-19.
Nagpaalaala ang komisyon sa gobyerno na dapat ang paggalang sa karapatang pantao ang pangunahing konsiderasyon sa pagbuo ng mga polisiya upang tugunan ang pandemya. Sa isang pahayag, iginiit ni Commission on Human Rights Spokesperson Attorney Jacqueline Ann De Guia na hindi dapat magresulta sa paglabag sa karapatan sa privacy ng mga individual ang hinihinging listahan ng unvaccinated residents. Dapat ding hindi ito makapigil sa pag-access ng pangunahing pangailangan at serbisyo ng mga hindi pa bakunado. Ayon pa sa tagapagsalita ng komisyon, hindi dapat maging dahilan ng pandemya upang maisantabi ang mga batas at human rights standards na nagbibigay proteksyon sa karapatang pantao at dignidad sa lahat ng sitwasyon. Nanindigan naman ng DILG na walang paglabag sa privacy dahil ang pagkuha ng datos ng unvaccinated ay para sa legitimate purpose at kinakailangan ng datos upang maipatupad ng maayos ang quarantine protocols. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbigay ng direktiba na dapat limitahan ang paggalaw ng mga hindi pa bakunado sa gitna ng pagsipa ng COVID-19 cases sa bansa. Kasunod nito ay nagkasundo ang Metro Manila Council na rendahan ng galaw ng mga unvaccinated at halos lahat ng lokal na pamahalaan naglabas ng ordinansa kaugnay nito. Gayunman, pinapayagan namang lumabas ang mga hindi pa bakunado kung bibili ng essential goods. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban muna ng nasa 200 pamantasan sa bansa ang pagsisimula ng Phase 2 ng limited face-to-face classes para sa lahat ng degree courses dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa Commission on Higher Education, mayroon na ring mahigit 200 mga universidad at kolehiyo ang nagdeklara ng academic break dahil maraming mga estudyante at guro ang nagkakasakit na. Narito ang report. Natapos po ng IMIT ang lagpas 200 mga pamantasan itong nakaraang linggo. At ang marami sa kanila na nasa alert level 3 ay nag-decide na February sila magbubukas kung sakali ng limited face-to-face. Nagdesisyon na ang nasa 200 pamantasan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 na ipagpaliban na muna sa Pebrero ang simula ng Phase 2 ng limited face-to-face classes. Sa ilalim nito, pwede nang mag-physical classes ang limitadong bilang ng mga college students sa lahat ng degree courses. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera, nagpa siya ang ilang higher education institutions na i-delay ang limited face-to-face classes dahil sa bilis at pagdami ng mga tinatamaan ngayon ng COVID-19. Bukod pa rito, sinabi rin ng CHED na mayroon pang 123 mga universidad ang nagdeklara ng academic break dahil sa dumaraming bilang ng mga estudyante at faculty members na nagkakasakit ngayon. Bukod pa ito sa 126 na mga pamantasan na nauna na rin nag-anunsyo ng academic break noong unang linggo pa lamang ng Enero. Plano ng CHED na magkaroon ng regular session sa mga health expert kasama ang presidente ng mga universidad at kolehiyo upang maiplano ng tama sakaling kailanganin ng adjustment sa face-to-face classes. Gagawa kami ng regular Zoom session kung saan ang mga health experts ay kakausapin o mag-brief sa kanila para ma-anticipate yung trend kung saan papunta ang pag-expand ng COVID-19 infection, ano yung mga natatala kung kailan bababa, para mas madali silang makadesisyon, hindi lamang ngayong January, kundi sa buwan ng Pebrero. Sa datos ng CHED, as of January 11, fully vaccinated na ang mahigit sa 85% ng faculty members at staff sa mga higher education institution, habang higit 60% naman ng college students ang fully vaccinated. Samantala, ang pamahalaang lungsod ng Maynila magpapatupad ng isang linggong health break sa mga paaralan sa lahat ng antas sa buong syudad. Due to rise in COVID infection in the workplace, in the community, at even sa loob ng mga bahay, mataas po ang anxiety level ng mga magulang para sa kanilang mag-aaral na estudyante. At ganon din yung anxiety level ng mga guro. Marami tayong mga guro ngayon infected. Marami rin tayong mga estudyante infected ng COVID-19. So, the City of Manila is now declaring a health break. Wala pong pasok
whether online or physical classes, all levels, para magka-health break naman ang lahat. Mabawasan ang anxiety level ng teacher at makapagpahinga yung mga teacher. Nagpalabas na rin ng Memorandum Order ang Department of Education kung saan ipinauubaya na sa mga regional at school division offices kung magsususpinde ng klase ang mga paaralan sa gitna ng dumaraming kaso ng COVID-19. Ayon sa DepEd, dahil magkakaiba ang COVID-19 situation sa iba't ibang mga lugar, maaari na rin silang magdesisyon kung magdedeklara ng class suspension ngayong buwan ng Enero. Habang suspendido ang klase, dapat ihinto ang lahat ng uri ng class activities, gayon din ipagpapaliban ang pagpapasa ng mga assignment at iba pang academic requirements. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puno na ang mga isolation facilities sa Campo Grande dahil sa araw-araw na bagong na itatalang kaso ng COVID-19 sa hanay ng mga pulis. Kaya naman hindi na ma-accommodate sa Grande ang mga pulis na magpo-positibo pa sa COVID-19 sa mga susunod na araw. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, saan dadalhin yung mga pulis na kailangang i-isolate? Agad dadalhin na sa quarantine facilities sa mga regions sa NCR Plus o yung kinabibilangan nga dito sa National Capital Region Police Office sa Region 4A o Calabar Zone at maging dito sa Central Luzon o sa Police Regional Office 3 yung mga bagong pulis na magpupositibo sa COVID-19 sa mga susunod na araw. Ito'y dahil umaapaw na nga ang isolation, quarantine at treatment facility sa loob ng Campo Grande. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration at Administrative Support for COVID-19 Operation Task Force Commander, Lieutenant General Jose Lito Veracruz, ang Campo Grande ay mayroong siyam na isolation at quarantine facilities na mayroong 560 bed capacity. Ngunit nasa 573 o 102.32% na ang naka-admit sa kasalukuyan, kung saan 468 dito ay mga pulis, 74 ang non-uniform personnel at 17 naman ang mga sibilyan. Kaya naman, inamin ng heneral na problemado sila ngayon dahil sa kinukulang na isolation facility sa loob ng Campo Grande. Ngayong araw aga, nakapagtala ang PNP ng 548 na nagpositibo sa virus, dahilan para umakyat naman sa 45,028 ang COVID-19 cases sa Philippine National Police. Sa naturang bilang, 3,766 ang active cases habang 41,137 naman ang recoveries. Kaugnay nga niyan, sinabi din ni General Veracruz na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga local government units kung kayang i-accommodate ang kanilang mga tauhan doon sa kanilang mga quarantine facilities. At hinihintay din aniya ng PNP ang formal guidelines naman ng Department of Health kaugnay sa pagpapaikli ng isolation period para sa mga fully vaccinated na nagpo-positibo sa COVID-19. Mula sa 10 araw ay gagawin na lamang itong 7 araw para lumuwag naman ang kanilang mga isolation facility. Aga? One. Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Patuloy ang pagdami ng mga individual na nais sumailalim sa COVID-19 testing. Ngunit inirerekomenda ng ilang mga eksperto na mag-quarantine muna ng ilang araw ang mga nais na magpa-swab test. At para sa detalye, makibalita tayo kay Aileen Cerudo live. Yes, Aileen, bakit kailangang mag-quarantine muna at ilang araw ang kailangan bago sila sumailalim sa swab testing? Joanne, payo ng mga eksperto, mag-isolate na agad sa bahay kung nakakaramdam na ng sintomas ng virus. Dapat kasing obserbahan kung magkakaroon ng viral load o kung mananatili pa rin ang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng lalamunan. Maaari rin kasing mahawa ng sakit sa mismong pila ng mga COVID-19 testing site dahil sa dami ng nais na magpa-test. Ayon kay General Internist Dr. Bong Santiago, 3 hanggang 5 araw na quarantine ang kailangan bago magpa-swab test ang isang individual na maaaring positibo sa COVID-19. Sinasabi po ng World Health or even the DOH na kung hindi naman talaga po pwedeng antimano ay makapagpa-test, unang-una may bayad nga po yan, kuya, no?
might as well do the isolation. Mag-self-quarantine na po tayo at observe the basic protocols. Aralin po natin, make sure na we are on guard, no? Focus tayo sa ating quarantine. And then you observe po natin in 3 to 5 days, actually, ang mandato po ng government is at least makalimang araw man lang bago tayo basic antigen swab or even RT-PCR. Dapat din magsuot ng face mask sa bahay at physical distancing upang maiwasan na mahawa ang pamilya. Payo din ng mga doktor kumain ng tama gaya ng prutas at gulay, iwasan ang pagkain ng mga preservative at uminom ng maligamgam na tubig. Para sa may mga comorbidity, huwag din kalimutang inumin ang iba pang medikasyon kahit na positibo sa COVID-19. Joanne? Alright, maraming salamat, Aileen Cerudo. Narito po ang MCGI Cares, The Legacy Continues Update. Maituturing man na isang hamon ang pag-aalaga sa kanilang anak na may cerebral palsy, pinipilit pa rin ng mag-asawang Junicio at Mirna Di Mailig na maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Kaya naging malaking tulong sa kanila nang bigyang katuparan ng mga kapatid sa Church of God International ang hiling nila para sa minamahal na anak. Alamin natin ang kanilang kwento kay Brother Marvin Natividad. Yes, Brother Marvin. Brother Aga, inilapit ng isa sa mga ating kapatid sa Church of God International ang kalagayan ng mag-asawang Junicio at Mirna De Mailig na nahihirapang sustinihan ang pangangailangan ng kanilang anak na may cerebral palsy. At dahil sa naturuan ng kapatiran ng tunay ng pagmamalasakit sa kapwa, agad na ipinagkaloob sa mag-asawa ang kanilang munting hiling para sa minamahal na anak. Ipinanganak si Joyce na may cerebral palsy. Kaya mas naging challenging para sa mag-asawang Junicio at Mirna ang pagpapalaki sa kanya. Bagamat kapos sila sa maraming material na bagay, hindi naman nagkulang ang mag-asawa na ipadama kay Joyce ang pagmamahal hanggang sa abot ng kanilang kakayahan. Sa gabi po, hinihilit ko na lang po ang likod niya kung magkatagilit ining dahil baga maghapon ka na pong maghapon na siya nakaupo doon sa kanyang upuan eh. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi naranasan ni Joyce ang makapaglakad. Kaya ang wheelchair na ito na ang nagsilbing mga paa niya sa loob ng mahabang panahon. Kasabay ng paglipas ng mga taon, unti-unti na ring bumigay ang wheelchair na gamit ni Joyce. Nasira na rin po yung upuan po niya. Habang nalakay po, bumigat na po siya. Edi yung puwit po niya ay nasasaktan na po sa pagupo. At saka po yung sa paa niya, kung siya po yung mahaba na malaki na ang paa po niya, dati nagkasugat na uuntog po doon sa mga, doon sa tungtungan po. Kung sila Nanay Mirna at Tatay Junicio ang mas usunod, gusto talaga nilang bilhan ng bagong magagamit si Joyce. Pero ang kanilang kita ay kulang pa sa kanilang maghapong pangangailangan. Ako po ay dito po lang po sa bahay, nag-aalaga po sa mga bata. Ang asawa ko po naman yun, nag-aalaga po ng hayop dito po. Balikon po siya, yung provincial rate po naman, ang kanyang kita po. Ako lang po, dahil sa pagkain po lang,
masakon eh, dahil siyempre may mga ilo at tubig din po. Ay. Kaya nang makarating sa mga kapatid sa Members Church of God International ang kanilang kalagayan, agad na nagtulong-tulong ang mga kapatid dito sa Batangas upang mabigyan ng bagong wheelchair si Joyce. Bukod dito ay pinagkalooban din sila ng mga grocery items mula naman sa MCGI Free Store. Maraming salamat sa Diyos sa MCGI Cares sa mga tulong niyang naibigay sa aming anak. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa Diyos. Maraming salamat po sa MCGI Cares at saka sa Panginoon dahil tinugon na po niya ang panalangin ko na magkaroon po ng bago pong wheelchair po ang aking anak. Maraming salamat po. Milyong salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong maging maliliit na kasangkapan upang maipadama sa tulad ni Joyce ang kabutihan ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nagagawa natin ang mga ginawa ng mga unang naglingkod sa Diyos tulad ni Job. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan, magpakailanman. Talagang hindi matatapos ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa hindi niya tayo pinagkukulang ng pagkakataon upang tayo maging kasangkapan upang maipadama sa ating mga kababayan na MCGI Cares. Mula rito sa Batangas, ako si Brother Marvin Natividad para sa MCGI Cares. The legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Balik sa iyo, Brother Aga. All right, maraming salamat sa Diyos, Brother Marvin Natividad. Sa awa at tulong po ng Panginoon, kasama rin sa bibigyang tugon ng MCGI, ang mga munting kahilingan ng mga kababayan natin sa Bacoor, Cavite na sina Leonila Enahe, George Borda, Bambi Eliazo at Diosdado Tumala, gayon din sina Albert Zelda, Florentino Santiago, Pedro Pariñas Jr. at Charito Mojica mula sa Maynila at si Ansis Rimando na mula naman sa munisipalidad ng Pateros. Tuloy-tuloy po ang ginagawang pagkakawanggawa ng Members Church of God International sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito po ay bilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat nang walang inaasahang anumang kapalit. Dahil MCGI Cares, the legacy continues, works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat sa Diyos. Sa Lunes ang no vaccination, no ride policy sa National Capital Region kung saan pagbabawalan na ang mga unvaccinated sa lahat ng uri ng public transportation. Nanindigan ng Department of Transportation na layunin lamang ng bagong pulisiya na pigilan ang tuluyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 upang hindi na maranasan pang muli ang public transport shutdown. At mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. Yes, JP, papaano naman matitiyak ng DOTR na mga fully vaccinated lang talaga yung makakasakay sa mga pampublikong sasakyan? Joan, para nga matiyak yan, ayon sa Department of Transportation, ito ay whole government approach na polisiya kung saan mula sa national department tulad ng DILG, LTFRB at LTO hanggang sa mga LGU sa Metro Manila at maging ang MMDA ay kinakailangang pagtulungang maipatupad itong polisiya. At bukod dito, may plano ring magtalaga ang DOTR ng mga mystery passenger kung saan hindi sila naka-uniforme at sila ang magsusumbong sa enforcers para aksyunan ang mga lumalabag sa polisiya.
simula nga sa Lunes, January 17 ay ipatutupad na ng Department of Transportation ang Department Order Number 2022-001 kung saan pagbabawalan na ang mga unvaccinated individuals na sumakay sa mga pampublikong transportasyon sa NCR. Pero exempted pa rin naman ang mga hindi mababakunahan dahil sa medical condition basta mayroong certificate mula sa doktor, maging ang mga mag-a-access ng essential needs at ang mga magpapabakuna. Sakop ng pulisiya ang lahat ng uri ng public transportation mula sa mga jeep, bus, railway, aviation at sea transport. Maging mga terminal, paliparan at pantalan sa mga probinsya, kung may mga pasaherong tungong papuntang Metro Manila ay agad na silang i-inspeksyonin kung fully vaccinated bago sumakay ng mga jeep, bus, eroplano o barko. Nilinaw ng DOTR na wala namang magiging multa sa mga pasaherong mauhuling walang vaccination card, pero papatawan ng penalty ang mga driver o operator ng sasakyan na hindi dahil sa hindi tamang pag-iinspeksyon sa mga pasahero. Papatawan lang ang mga pasahero ng penalty kung mapapatunayan namang nagpapakita sila ng peking vaccination card na ipapakita kapag merong mga inspeksyon. At posible rin silang patawan ng multa batay na rin sa independent memorandum ng mga LGU na posibleng umabot sa fine na 500 pesos hanggang 5,000 pesos o kung gaano kalala ang gagawing paglabag. Samantala, Joan, muling binigyang diin ng DOTR na layunin lamang nito nga mapigilan ang hawaan ng COVID-19 lalo tumataas na naman yung kaso nga dito sa National Capital Region at nakaamba pa rin yung banta na dala ng Omicron variant. At gayon din na mapigilan ang posibleng ang pagsasarang muli ng public transportation. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Joan. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nanawagan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa pamahalaan na tulungan ang mga maliliit na negosyo sa bansa na apektado ng Omicron surge. Ayon sa grupo, maraming mga empleyado ngayon ang hindi makapasok sa trabaho matapos ang hawaan ng COVID-19. Ang detalye mula kay Harleen Delgado. Hinihikayat ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang mga negosyante sa bansa na maging maluwag sa mga empleyado na tinamaan ng COVID-19 sa gitna ito ng pagdami ng mga manggagawang nagkakasakit at hindi makapasok sa trabaho. I-encourage namin yung mga miyembro namin that can afford na kahit na wala kautusan, kung pwede subsidize na nila yun. Ano? At yung mga may mga leaves, na gusto nilang gamitin, hindi gamitin lang. Maubos na kung po pwede mag-work from home, hindi mag-work from home. Pero aminado ang grupo na ang mga maliliit na negosyo ang mahihirapan dito gaya na lamang sa pagpapasweldo sa kanilang mga empleyado. Kaya panawagan ng ECOP sa gobyerno, tulungan din ang mga micro at small enterprises, pati na ang mga empleyado nito na kailangang mag-isolate sa bahay. Basically, tatlong agency na nakikita namin, SSS, ECC, saka PhilHealth. Ang problema, para maka-avail ang tao, kailangan nakakumpay siya sa ospital. So gagawin lang nila ng remedyo na gawa ng remedyo na kahit na hindi qualified, mache-check nila at ma-document ng para maka-claim. Sang-ayon naman ng ECOP sa naging inisyatibo ng non-profit organization na Go Negosyo na ikonekta ang mga negosyante sa mga supplier ng COVID-19 treatment na Molnupiravir. Ayon kay Presidential Advisor on Entrepreneurship at Go Negosyo founder na si Joey Concepcion, layo nito mabigyan ng access ang mga negosyo sa COVID-19 treatment sa mas murang halaga at maibigay sa mga manggagawang nangangailangan nito ng libre. Ang Molnupiravir ay isang antiviral drug para sa mga nagpositibo sa COVID-19 na may mild to moderate symptoms upang mapigilan ang pagdevelop ng severe symptoms at pagka-ospital. Paglilinaw ni Concepcion, hindi sila ang bibili ng gamot para sa mga negosyo bagkus sila lamang ang magiging tulay sa mga negosyante at mga distributor. Sila ang bibili at bibigay na lang nila sa mga empleyado, no? For free. Now, this is of course voluntary, no? Hindi naman mandatory to, no? So this is a suggestion. Since the
medicines are under emergency use authority, katulad ng bakuna, alam naman ng private sector yan, there's rules to follow. So we suggested that the possibly that the company can do a purchase for the medicines, and it, they will keep it in possession, pero yung company doctor nila ang kailangan mag-prescribe, no, if they are qualified or not. Ayon kay Concepcion, nasa tatlong distributors na ng Molnupiravir sa bansa ang kanilang nakausap. Tinatayang nasa halos 2,000 piso hanggang 5,000 piso ang halaga ng Molnupiravir, depende sa dami na bibilhin mula sa distributor. Umaasa si Concepcion na titingnan din ng mga lokal na pamahalaan ang pagbili sa COVID-19 treatments para sa mga maliliit na negosyo na interesado ring bumili ng gamot. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, kaya ng Molnupiravir na pababain ang viral load ng isang COVID-19 patient sa ikatlong araw pa lang ng pag-inom ng gamot. What is the impact there? There is a possibility that you can let patients go back to work because they are not anymore transmissible because they're taking the drug, and at the same time, the absence of symptoms, which usually starts on the third day of the drug or second day of the drug, third day, and total absence of symptoms, 5th to 7th day. Sa ngayon, ang brand ng Molnupiravir na Molnars pa lamang ang nabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan kung dapat pa ba o practical pa ba na magpatupad ng travel ban dahil sa mabilis na pagtaas ng COVID-19 cases. At para sa detalye, makibalita tayo kay Aiko Miguel na nasa linya ng ating komunikasyon. Yes, Aiko, may update ba ang pamahalaan sa country risk classification at ilan na ba ang nasa red list? Yes, Joanne, sa kasalukuyan, nasa red list ang 6 na bansa simula noong January 1 hanggang January 15, 2022 bukas. Batay sa listahan ng Bureau of Immigration, 32 bansa naman ang nasa green list country risk classification. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, pagpupulungan nga ng Interagency Task Force ang pagpapatupad pa ng travel ban kung ito ay magiging praktikal at posibleng maglabas nga sila ng resolusyon. Ipinahayag din naman ng World Health Organization na ang mas mahigpit na travel measures ay nakatutulong sa mga bansa na maghanda para sa mga bagong surges. Sa gitna ng banta ng Omicron variant, matatanda ang kahapon na itala sa bansa ang pinakamataas na kaso na umabot sa 34,021 simula nga nang magkaroon ng pandemya. Samantala, Joanne, hindi tatanggapin ng bansang Hong Kong ang mga biyaherong mula sa Pilipinas at 7 bansa pa na nagsimula noong January 8 hanggang January 21. Samantala, sa kapapasok lang din na balita, may nadagdag na sa mga red list country risk classification dito sa Pilipinas at magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng travel ban. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Inilunsad na ng Commission on Elections ang e-rally page kung saan libre at ligtas na makakapangampanya ang mga tumatakbo sa national position sa gitna ng umiiral na pandemya. Narito ang report ni Joanne Nano. Campaign Safe COMELEC e-rally channel. Ito ang bagong launch na Facebook page ng Commission on Elections. Inilunsad ang page para magbigay ng plataforma sa national candidates sa 2022 elections na makapangampanya ng libre at ligtas sa gitna ng banta ng COVID-19. Bibigyan ng airtime para makapag-livestream ang bawat bona fide na mga kandidato mula 3 hanggang 10 minuto. Ang bawat presidential at vice presidential candidate ay bibigyan ng 10-minute airtime, pero limitado lamang sa 3 slots kada gabi. Ang bawat senatorial candidate at party list organization ay bibigyan naman ng 3-minute airtime, pero limitado lamang sa 5 slots kada gabi. Habang ang political parties ay may 10-minute airtime na limitado sa 3 slots kada gabi. Magsisimula ang live streaming sa opisyal na campaign period sa February 8. Nakatakdang maglabas ng schedule ang COMELEC para sa time slot ng bawat kandidato. Sa kaparehong page, inianunsyo ng COMELEC na bago matapos ang Enero, dapat ay mairehistro na ng mga kandidato ang kanilang official website at social media accounts.
sa COMELEC Resolution 10730 Section 9, nakasaad na dapat irehistro ng mga kandidato sa Education and Information Department ng COMELEC ang official website at social media accounts na kanilang ginagamit sa online na pangangampanya. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng suporta kay United Kingdom Prime Minister Boris Johnson ang kanyang cabinet ministers. Sa gitna ito ng mga panawagang pagbibitiw sa pwesto ni Johnson kasunod ng pag-amin nito na dumalo sa isang lockdown party noong May 2020. Ito ang balita ni Charisse Longboen. Nananatili ang suporta ng cabinet ministers kay United Kingdom Prime Minister Boris Johnson kaugnay ng kinakaharap nitong kontrobersya matapos amining dumalo sa isang drinks party habang naka-lockdown ang bansa bunsod ng COVID-19 noong May 2020. Umapelan na si Scottish Tory leader Douglas Ross at iba pang senior backbenchers sa Prime Minister na bumaba na sa pwesto dahil sa lockdown party scandal. Subalit ayon sa cabinet ministers, dapat maghintay ang MPs ng resulta ng inquiry kaugnay ng umano'y nagawang paglabag sa COVID-19 rules sa number 10. Humingi na ng paumanhin ang British leader sa nangyari. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. Nananatili rin ang suporta ni na Foreign Secretary Liz Truss at Chancellor Rishi Sunak para kay Mr. Johnson. Ang dalawang ito ang tinitingnang potensyal na successor ng leader. Si Deputy Prime Minister at Justice Secretary Dominic Raab suportado rin ang PM at iginiit na nakapagbigay ito ng malinaw na account sa mga nangyari sa Downing Street Garden. Samantala, ipinagpaliban naman ni PM Johnson ang pagbisita nito sa isang vaccination clinic sa Lancashire matapos na magpositibo sa coronavirus ang isa sa kanyang family member. Charisse Longboen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At 25 mula sa 100 crew ng tatlong roll-on, roll-off o ro-ro vessel na naka-hold sa Masbate ang nagpositibo sa COVID-19. Araw ng Lunes nang i-hold at isailalim ang mga ito sa RT-PCR test. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na yung health condition ng mga tauhan ng mga barko na nagpositibo sa COVID-19? Aga, kasalukuyan nakalulan pa rin sa tatlong roll-on roll-off vessel yung mga nagpositibo dito sa Masbate City Port. At patuloy naman nating aalamin sa Masbate Provincial Health Office kung ano na kalagayan ng mga ito, yung kanilang mga kalusugan. Aga, hawak na ng Masbate Provincial Hospital ang resulta ng RT-PCR test na sinagawa nitong Lunes sa mahigit 100 crew na tatlong roll-on roll-off vessel na biyaing Masbate City patungong Pio Duran Port sa Albay. 27 ang nagpositibo sa MV Nelvin Jules at 8 naman sa Mac Bryan na parehong pagmamay-ari ng Santa Clara Shipping Lines. Natanggap ng Masbate Provincial Health Office ang naturang resulta kahapon mula sa DOH Bicol. Samantala, pinahintulutan ng makabiyahe ang MV Padre Pio matapos palitan ang mga crew nito mula sa Santa Filomena ng Cab Shipping Lines. Sinailalim din sa disinfection ang MV Padre Pio bago payagang makabiyahe itong araw ng Martes. Nanatili naman na naka-anchor ang tatlong roll-on roll-off vessel dito sa Masbate City na nagsisilbing quarantine facility ng mga crew. Matatanda nitong weekend, nagpositibo ang 15 tripulante ng isailalim sa antigen testing. Kusito na natanggap na report ng Provincial IATF mula sa isang concerned citizen na may mga nilalagdat na crew sa sakyang pandagat. Agas ang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbiyahe ng mga pasahero dito sa Masbate City Port na pwede naman silang tumawid sa mainland Bicol by a pilot port sa Sorsogon. At gayon din, pinapayagan naman makabiyahe ang Padre Pio na papunta naman sa Pio Duran Port sa Albay. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa'yo. Aga.
Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Nasa critical risk na ang lalawigan ng Laguna bunsod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. At mula sa San Pedro, Laguna, makibalita tayo mula kay Mac Cordova live. Yes, Mac, ano na ang sitwasyon ng mga ospital dyan sa Laguna? Joanne, ayon kay Dr. Rene Bagamasbad, ang Provincial Director ng Health Office ng Laguna, sa ngayon ay kaya pa namang i-accommodate sa mga ospital sa Laguna ang madaragdag na COVID-19 positive na mga ngailangan ng hospitalization. Sorry. Ngunit posibleng agad na magbago ito dahil sa mabilis sa pagtaas ng COVID-19 cases sa lalawigan na ngayon nga ay nasa critical level na. Kahapon, umabot na sa 649 ang panibagong kaso habang 4,664 na ang total active cases sa Laguna. 95% din aniya ng mga nahahawa sa nabakunado ay mga mild symptoms, hindi tulad ng mga hindi pabakunado na nao-ospital at kailangan pang ilagay sa ICU o intensive care unit ng ospital. Pero critical na siya kasi ang Laguna nakalagay sa critical pareho ng Cavite kasi mabilis yung kanyang pagdami, mabilis. Mm-hmm. Talagang araw-araw na dadagdagan. Samantala, 7 bayan at syudad sa Laguna ang pinagbabawalan munang lumabas ang kanilang mga residente na hindi pa bakunado. Binagbabawal din nila ang mga ito na sumakay sa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan umano ang hawaan. Kabilang dito ang Binyan City at mga bayan ng Los Baños, Kalayaan, Mabitak, Magdalena, Pagsanhan at Pila. Pakiusap ng health authorities sa probinsya sa publiko, makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang paglalapa ng sitwasyon. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Joanne. Yes, maraming salamat. Mac Cordova live mula sa San Pedro, Laguna. Apat na munisipyo sa Bulacan ang naka-granular lockdown dahil sa dami ng mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Maging ilang mga bangko sa lalawigan nagsara na rin. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano ang ginagawa o ginawa ng naka-lockdown ng mga LGU para sa mga may transaksyon? Aga, mayroon silang online transaction na ginagawa. Pero ang nag-anunsyo lang nito ay yung bayan ng Bukawi. Pero yung tatlong bayan na apektado ay wala naman silang inanunsyo na online transaction. Hindi bababa sa 50 empleyado ng munisipyo ng Angat, Bukawi, Balagtas at Bulacan ang mga nahawa sa COVID-19. Kaya naman agad na isinailalim sa granular lockdown ang munisipyo upang magsagawa ng contact tracing at disinfection. Halos lahat sa mga empleyado ay naka-home quarantine, nakararanas sila ng ubo, sipon, lagnat, hirap sa paghinga, at ang bayan naman ng Pulilan, bagamat may mga empleyado din na nahawan sa virus, hindi daw sila magla-lockdown. Hindi tayo pwedeng magsara ng munisipyo because at this point in time, ang kailangan ng mga tao ay merong napupuntahan, merong nahihinga ng payo, may nahihinga ng gamot, merong nakakausap, at mayroong alam nila na kahit papano nakahandang tumulong sa kanila at tugunan ng mga pangangailangan. Kaya hindi ako nagpasara ng munisipyo. Samantala, nagpositibo naman sa COVID-19 si Norsegaray Mayor Alfred Herman na 4 na araw nang may sakit na ubo, sipon at lagnat. Aga, samantala, kabilang naman sa mga bangko na nagsara dahil sa nagpositibo sa ay mga tauhan ng BPI, branch ng Santa Maria, Laredel, East-West, Balagtas, BDO, sarado mula kahapon at sa Lunes na magbubukas. Aga dito sa lugar ng Malolos, Bulacan, sa aming likuran, makikita natin yung pinakamalaking quarantine facilities. Ito yung Bulacan Infectious Control Center. Dito ay nakapagtala na ngayon ng 80 positive COVID patient na nakakumpine dito sa nasabing facility. At sa kabuuan dito sa lalawigan ng Bulacan,
sa 315 hospital, nasa 18 hospital na nga ang okupado na rin ng mga COVID patient. At sa buong lalawigan, umabot na ng 8,117 ang total cases ng positive COVID. At ang nangunguna rito ay ang lugar ng San Jose del Monte, Bulacan, na umabot sa 1,638 ang mga apektado ng mga nagkasakit ng mga kababayan nating San Joseño. At yan, muntik latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Samantala, sa kapapasok lamang na balita, nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 3 ang Metro Manila at mahigit 50 bahagi ng bansa mula January 16 hanggang 31, 2022. Bukod pa ito sa nasa 28 pang mga probinsya na nauna nang inilagay sa Alert Level 3 simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Enero. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa dahil sa mas nakahawang Omicron variant. Samantalang Alert Level 2 naman ang nasa 22 bahagi ng Pilipinas simula ngayong araw ng Linggo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, Versikulo 27 na nagsasabi, "Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Iiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!